Pinabuloana ng COMELEC ang mga isyung ibinabato sa kanila ng Senado. Kaugnay sa joint venture ng Miro Systems Company Limited, may report si Luisa Erispe. Matapos ulanin ang Commission on Elections ng mga issue hinggil sa fast-track contract nila sa joint venture ng Miro Systems Company Limited para sa 2025 national at local elections, nanindigan ang COMELEC. Kaya nilang tuwirang sagutin na malinis ang sertipikasyon at mga papel ng bagong kumpanya na pagkukuhanan ng Pilipinas ng mga automated counting machines. Kabilang na ang ka-joint venture ng Miro na St. Timothy Construction Company. Banat ng COMELEC, fake news na expired ang lisensya ng St. Timothy. Mismong sa website pa ng Department of Public Works and Highways, makikita na nasa listahan ang korporasyon ng mga lisensyadong kumpanya. Kahit pangaanya ang St. Gerard Construction, General Contractor and Development, na umano'y kasosyo ng St. Timothy na sinasabing blacklisted din. Makikita sa website na lehitimo ding may lisensya at mga proyekto pa sa DPWH. Be-verify ng lahat at sinabi natin sa website ng DPWH, kahit nung pick-up na hindi siya na-disqualify o na-blacklist. At ang sinabi niya sa amin, 131 projects na ongoing sa pamahalaan. Binerify din namin ngayon ang St. Gerald at na, hindi naman pala siya blacklisted din. In 2020, nasuspend siya ng isang taon. Pagkatapos ngayon, pinayagat ngayon, nag-i-exist na uli. So, walang nabablacklist pala ng mga kumpanya na sinasabi po. Nilinaw din ng COMELEC na kahit naman ka-joint venture ng Miro ang St. Timothy sa kontrata, wala pa naman anyang pakialam ito pagdating sa paggawa ng mga makina. Miro lang ang bubuo at gagawa dahil financial supporter lang naman ang St. Timothy sa Miro. Definitely hindi po. Ang lahat po ng mga paggawa ng makina, ang lahat ng customization, manufacturing, lahat po yan ay sa Miro. Pinaliwanag din ng COMELEC na kailangan talaga may lokal na kumpanyang tutulong sa Miro sa financial na aspeto dahil nakasaad pa ito sa batas. Dapat talaga lagi 60-40 kung may papasok. Siyempre, ang Miro ay isang foreign company, hindi naman pwedeng 100% sila dahil yan ang kailangan lagi nasa constitution natin, 60-40 ang requirement. Ngayon, yung 60% doon ay ang mismong Filipino partners, 40% ang Miro. Ang St. Timothy, isa lang sa local company na ka-joint venture ng Miro pagdating sa fast-track contract. Ang dalawang iba pang kumpanya sa logistics o pagpapadala ng makina. Ang St. Timothy ay isang kumpanya na makikita sa Pasig City at marami na itong mga proyekto sa bansa dahil sumasali sila sa mga bidding ng DPWH tulad ng sa pagbuo ng bypass road sa Pandi-Bulacan noong 2020. Sa ngayon, nabigyan na ng sampina ng Senado ang St. Timothy pero wala pa silang tugon kung dadalo ba sila sa susunod na pagdinig. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.